Okay guys, what's up? This is your Lakwatchero Kimiko again, and we have a very good news for today's video. So, as of today, April 6, 2022, may update si Cebu Pacific sa kanyang travel fund. Ngayon, pwede na natin siyang gamitin sa pag-book ng ibang tao. As compared dati, di ba, hindi mo siya pwedeng gamitin sa pag-book ng ibang tao as long as hindi ka kasama doon sa mismong booking. But as of today's update, pwede mo na siyang gamitin pang-book ng ibang tao kahit hindi ka kasama sa. So, try nating mag-login ngayon dito kay Cebu Pacific. At try nating gamitin ang ating travel fund nang hindi tayo kasama. Okay? So, the usual, kailangan mo muna mag-login para makita natin or para mag-reflect sa'yo yung inyong travel fund. So, sana mabilis yung internet ko ngayon. Okay? Ayan, nakalagin na ako. And then, let's try to book one flight. For example, Manila to Boracay. Ayan. Let's have a date. Siyempre, pili lang tayo ng medyo mura-mura. Baka para kung itutuloy man natin. So, pili tayo dito. Ayan, may 88 pesos dito akong nakikita. So, piliin natin itong 88 pesos. Ayan. Tsaka ito. So, let's try to select this one. Okay, one person, select a flight. Then, okay, let's wait. Ayan, pili na tayo ng murang flight. Nasa anong murang flight natin? Nasa yung 700? Ayun daw, 700, 4 PM. So, let's try this one. Then, I'm okay with random seats. Then, pabalik naman ang pinakamura ay 913. So, let's try mga bandang tanghali. Kung meron pang bandang tanghali na 900. So, wala. So, pinakalit na lang 900 is 8 o'clock in the morning. Masyadong maaga na ito. So, let's try this one. 1181. Okay. I'm okay with random seat. And then, let's wait. So, continue. So, the total amount is 1,956.12. And let's try to enter the next detail, which is yung ating guest details. So, magtatry ako mag-enter ng guest na never kong nabook sa aking flight at never pang naging guest sa aking account para sure tayo na hindi lang dahil nasa guest list ko siya kaya pwede kong gamitin. So, let's try. So, okay, let's put this one. Mag-try tayo ng halimbawa, Juan de la Cruz. Okay, let's have a birthday of Mark, January 1, 1990, for example. Then, Filipino, ang ating nationality. Then, check mo lang yan kung meron kang something na i-declare or PWD. And then, your contact information. So, I will put my name as my contact person. Then, lagay natin ang aking number dito sa Bahrain. So, okay. Then, confirm. Let's continue. So, dito naman yung mga add-ons na. So, we can skip on this part para walang madagdag sa ating pamasahe. See, from 1.9 naging 2.4. So, nasa 500 din yung madadagdag kapag ka nag-add-ons ka. But you can always remove that one by going here. Asan na yun? Troubleshoot. Ayan. So, remove lang natin to. For example, remove. Ayan. So, babalik na dapat siya sa 1956.12. Okay. Then, let's proceed to payment. Proceed anyway. Then, another confirmation about your flight. So, just click I have read and my booking summary. So, continue. Dito na natin makikita na hindi nalalabas na yung ating travel fund. So, before, may lumalabas dito na error kapag gagamitin mo yung travel fund mo na hindi ka kasama sa iyong booking na nakalagay kailangan part ka ng guest list. But let's see for today's update kung lalabas pa din siya. So, see? Ayan. Ito na yung travel fund ko. Ito yung existing kong travel fund. And ito yung amount. And pwede na siyang gamitin amount to pay. Dati hindi lalabas tong travel fund na amount na to kapag ka hindi ako part ng guest list. But now, it's already available. So, ayan na yung good news guys. So, sa mga maraming travel fund dyan na hindi pa magamit dahil hindi nga rin naman mapag-travel. Tulad ko, wala naman ako sa Pilipinas. So,
kailangan ko siyang i-transfer dati, pero hindi ko siya magawa dahil nga hindi siya transferable. But for today's update, pwedeng-pwede na natin siyang ipambook sa ibang tao. So you just have to click this one, fully understand, and then submit. And that will be it. Papakita ko din sa inyo yung mismong sagot ni Charlie before. So that's it na ha, pwedeng-pwede mo na talaga siyang gamitin. Ayan yung mismong travel fund mo. Ayan. So let's try to exit first here, and then try natin yung magtanong kay Charlie. So hanapin natin si Charlie. Charlie... tayo kay Charlie. Charlie! So, ito si Charlie nasa baba. Charlie! Uy, nawala ka, Charlie. Ayun, si Charlie lumabas. So, try nating magtanong dito kay Charlie. So, type lang natin yung salitang travel fund. Charlie, umtagal mo naman lumabas. Ayan, loading na si Charlie. So, first, we have to agree. And then, let's try to find travel fund. Fund. So, yan. Lumalabas na yung mga information about travel fund. And then, we can scroll this one. So, use travel fund. So, nakalagay dyan. You can book your travel fund like this and other information. Multiple flights for domestic and international travel. But what do we want now is itong who can use the travel fund. Ayan o, you can use. So, click natin yan. Ngayon, lalabas na dyan yung mismong update. Like this one. Effective April 6, 2022, which is today, my Cebu Pacific members will now be able to use their travel fund to book for anyone, regardless of whether the member is part of the new bookings passengers list or not. Diba? That's the very good news for today dito kay Cebu Pacific. So, this is it guys. It's time to travel at ipamigay ang ating mga travel fund. So, that's it for today. Update. Bye!